So guess what I did today? Event dito sa Kawasan Falls. Di naghahanap ako ng dental at hindi ko mahanap. Tsaka ito na nga yun. Si Kuya na tricycle. Naano siya sa aking mirror. Parang na nabangga niya. Gunting naman yung mirror ko. Kasi nga, so nag-overtake ako sa kanya kasi nga huminto siya kasi nag-pick up siya ng passenger. Tapos pag-overtake ko, straight naman ang line, tapos hindi double line, allowed to anong tawag nun, overtake. Aso nga lang si Kuya, hindi nagtingin eh. Usually sa mga tricycle kasi, hindi lahat ha, pero kadalasan, lalo't nang nagpipick up sila ng mga pasahero, hindi sila nagblink, blink in, blink out, hindi sila nag ganun. Tapos hinto lang sila kapag may nakita silang passenger, hinto lang siya dyan. Hindi sila nagbigay ng sinyales. So ayun, huminto ako, tin-check ko si Kuya kung okay lang siya kasi alam ko namang meron lang sa kanya. Ang naano, pero tinecheck ko pa rin kung anong magiging reaction niya. Kasi hindi ako mag hit and run, no? Kahit hindi, alam ko sarili ko hindi ako may kasalanan. Pero, as a good human being, hindi naman tayo pwede na magtumapas na hindi natin i-check. Kahit hindi, para naman malaman natin kung okay lang ba siya, no? Kasi tayong dalawang tao eh. Kasi nga, usually ito mga tricycle talaga. Sometimes may mga ilaw, minsan wala yung mga ilaw. Minsan walang mga blinker, minsan hindi tumitingin kapag patakbo. Ikaw na lang magbantay. Ito guys, nandito na ako sa Figes Dental dito sa Bajan kasi magpalagay tayo ng brace kasi ito na yung mga request niyo para gumanda tayo kasi magbenta na akong beauty products. Magbili na kayo ha. Pero kailangan ang gumaganda muna para si Rosmar ba? Para katulad ni Rosmar. Ayun si Doc. Kalika Doc sa smile. Oh, dito kayo magpa-brace, magpa-cleaning sa iyong mga ngipin-ngipin niya para mas lalo tayong gumanda. No talk the K. Ayun si Nars. Nars. Ayan si husband Doc. So si husband Doc, maganda itong ilang mga doktor guys kasi alam niya forever silang dalawa, doktor silang dalawa. Sama-sama sila palagi kahit saan. Ay, pwede to Doc. Ganito. Oh. Okay to Doc. Okay, kung magpa-brace na ako. Kailangan natin gumanda. Baka sasabihin niyo naman na nag-ano ako sa pira ko. Pira ko to! Kailangan kong gumanda, sabi niyo. So, tinupad ko na yung mga pangarap ninyo. Cleaning me, Doc. Magkano yung cleaning mo, Doc? Yung ngipin ko, Doc. Mag-cleaning mo sa ta. Ha? Sige, Doc. Kailan tayo yung last cleaning? Last cleaning? Wala pa, pakasalain. Nagpa-clean ako daw. Last June? Last year pa. Last year daw. Sa buwan buwan. Okay. Hey, Doc. Masamayin ka muna. Ito si Doc. Gigi. So, ang pressure pala itong brace ko is, yung sa taas, like 25,000 ata yun. 25,000, tapos sa baba, 25,000. So, nagpalagay ako ng brace, no? Para yung ngipin ko, kasi nag-social distancing siya. So, dahil kailangan na natin i-fix. Tapos, yung teeth ko rin, may sumasakit siya. So, meron siyang tinatawag na nagiging canal, yung isa sa ngipin ko. And, tsaka din, bago nila ginagawa yung procedure,
lilinisan mula nila yung ngipin or tinatawag itong magpa-cleaning. So, nagpa-cleaning, tine-check kung anong dapat sa dapat gawin sa ngipin mo. O, ganito. So, tine-check ni Doc, nililinisan. So, ang down payment nito, guys, 5,000. Tapos, sa taas, ang inuna ko kasi hindi ko dinodouble kasi hindi ko, anong Tagalog nun, hindi ko siya sinabay lahat kasi para hindi masakit. Kasi kapag sinabay natin lahat, hindi na tayo makakain. So, tapos, hindi kailangan ko ng, energy kasi magpabantay ako ng anak ko na mayroon akong anak. So, next month, kapag magpa-adjust ako, tsaka na naman magpalagay ako sa ibaba. Mga 2-3 years daw tong hanggang magiging fix yung ang teeth mo, magiging maganda. Kasi gusto natin gumanda, no? Sabi nga nila, tiis ganda. And, alam nyo, matagal ko na itong inisip-isipan. Alam nyo, pag magpalagay kayo ng breast, no? Hindi talaga ito easy, no? Hindi dahil sa mga taong nagpalagay ng breast, dahil maganda lang tingnan. Ito, kapag yung mga ngipin nyo is maganda na, hindi na kayo kailangan ng brace. O, magpasalamat na lang kayo kasi kapag magbe-brace kayo, akala niyo no, super easy. Akala niyo, ang ganda. Mayaman na siya kasi may ka-brace na. Ay, ganito, ganyan. Hindi niyo alam, sobrang hirap. No? Parang isang tatlong taong dala-dala mo yung sakit sa ngipin mo. Kasi nga, taes, ganda. My God, halos hindi kayo makakakain nito. Promise, hindi easy yung mag-brace, no? Hindi talaga easy yan. Kasi kapag yung ngipin ko ay maganda, kung maganda lang sana itong ngipin ko, no? Hindi na ako maglagay-lagay ng brace, eh. Bakit ko ba pahirapan yung sarili ko? Kung... So, ayun. So, yung pinili ko na color pala, kulay green, para maging kamukha na tayo sa kagubatan. Para, ano ba? Mailaw. Ayun si Doc. Sobrang bait ni Doc kasi pinayagan ako mag-video. Oy, kung kailangan nyo kayong magpa-brace, no? Sobrang madali nito. Very friendly pa sa mga Doki. Si Doki. Very friendly. Tapos, hindi din mahal, no? Kayang-kaya lang sa mga bulsa nyo. Ayun na. Sobrang ganda. Tapos, very smooth yung process. Talagang maano kayo ito, wow! Ganon. Wow, ganon naman, Jason! Ayan. Mayroong assistant si Doc. Kung nagtataka na naman kayo, bakit ako sa sunglass dyan? Kasi nga, kailangan natin ng sunglass dahil sa ilaw ng yung ilaw na ginagamit nila para hindi kayo masakit sa mata ba? Kailangan. So, pagkatapos niyan, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Doc, pero may naglalagay siya ng anong tawag ito, guys? Yung metal, bago maglagay ng pinatapot muna sa ngipin ko isa-isa. Nilagay niya muna dyan. Ayan. Nilalagyan niya ng parang silver. Tsaka na naman niya nilagyan niya ng isa-isa. Pagkatapos niyan, tsaka niya nilagay yung tawag yun, wire ba yun? Wire, may wire. Pagkatapos, nilagyan yung color green para ano ba? Para may color ganyan. So, ayan. So, alam niyo, itong nagpa-brace ko, hindi ko nagsinabi sa asawa ko na nagpa-brace ako, no? Bumunta agad ako, nag-contact ko ng dentist. Tapos nagpa-brace ako o ganun kapag may sarili kang pera, no? Hindi na muna kailangan ng mag-ask palagi sa asawa mo. O kapag marunong ka nang mag-drive, o ganun ka-easy yung buhay. No, hindi muna kailangan maghintay sa asawa mo kung kailan siya may free time na makipag-drive sa iyo. Kasi ikaw na mismo yung mag-drive kapag may importante kang gagawin. Ayan. Kung nagtatanong kayo kung saan si Liam,
Nasa mama ko, pinabantayan ko sa bundok. Hinatid ko siya sa bundok bago ako pumunta dito. Alam nyo guys, bago kayo magpalagay, hindi naman masakit kapag magpalagay kayo ng brace. Hindi masakit yun. Ang masakit kapag gabi na. Kapag gabi na, saka na siya magiging sumakit kasi nga hindi pa nagiging ano, yung ngipin sumukol pa. Sumukol pa sa'yo. Hindi ko alam ang Tagalog. Hindi naman ako, pasensyahan nyo na ako, hay, kasi hindi talaga ako 100% marunong mag-Tagalog, no? Hindi talaga ako 100%. Minsan, may mga mabulol-bulol ako. Minsan, hindi ko alam yung mga ibang Tagalog words. O, tingnan nyo. So, kaya, nahihirapan talaga. Kahit, kasi nga naman yung language ko, Bisaya, ano? Sasabihin nyo sa akin, bakit hindi ka nag-Bisaya? Hindi ako nag-Bisaya. Kasi, mga, para manood sa akin, mga Tagalog. Tapos, yung mga Bisaya, nakaintindi rin naman ng Tagalog. So, walang problema, oh. Kayo na lang umiintindi, ha? So, nandito na ako sa bahay kasi mag-a-upload muna ako ng video bago kunin si Liam. Alam niyo ba? Parang magkaroon ako ng heart attack sa pagda-drive. Kasi, hindi ka magkaroon ng heart attack sa pagda-drive. So, ayun na naman, pa-uwi. Ang alingangang, by the way, ang hirap parang mag-brace na, nakakasakit. Pero, yung motor na naman. So, lumabas siya galing sa kabila. So, hindi siya nagtingin-tingin, gusto lang niya direct sa kalsada na hindi lang titingin. Munti ka na.
good thing ako, nagda-drive ako, hindi na akong nagda-drive lang mabilis, oy. 30, 40, ganyan. Parang mababaliw na ata siguro ako sa pagda-drive ng mga daming mga sana naman president. Pagka naman yung lisensya, baka pag ano naman, kailangan na nating i-upgrade kasi ang daming mga tao na walang alam sa mga rules. At saka, pagod ako, pati naman tricycle. Ito na naman yung tricycle. Hindi naman nagsinyalis sa akin ng blink-blink to the left, to the right. Gusto na nila, ching, direct. Ah, bago kukunin sila, ipakita ko muna sa inyo. Ipakita ko muna sa inyo ang sasakyan. Nana-damage. Huwag lang sana ako pagalitan. Ang color pala na pinili ko is green. Para maklaro nyo. Charot. Hindi lang. Pero, next month, ito na sa baba. Para hindi siya mag-aduate yung sakit ba. Para hindi ganong masakit pa. Ina-update ko lang kayo. Ito. Ayun mga besh. Ito yung sira sa sakin. Oh. Ayun o. Nagkas ka siya. Salamat lang si kuya. Hindi ako nagagalit. Tinanong ko pa naman siya. Sabi ko sa kanya, okay ka lang ba? Sabi niya, okay lang. Okay lang. Wala namang nangyari. Okay lang sa'yo. Tricycle kasi yan eh. Sa akin sasakyan, gas-gas na gas-gas. Okay lang naman. Salamat nga kung hindi ako bumili ng bago kasi umiiyak na sana ako kapag papareper ng sasakyan ito. Tapos salamat. Lumat ang sasakyan na to. Kaya itong dahilan talaga hindi ako bibili ng bago. Kasi magagas-gas lang naman. Kasi kahit gaano ka kaingat sa pagdadrive, ang dami talagang hindi natin maiiwasan ng mga reckless driver. Ayun, alam niyo na. So, hindi na rin ako nagalit. Kasi naman, para walang gulo. Eh, matanda naman itong sasakyan ko. Tapos, as long as hindi siya gaano nasagsag. So, ang gagawin ko na lang, kasi ire-repent lang naman namin itong sasakyan na to. As long as walang nasaktan, kung hindi ka nasaktan, okay lang. Nabait ako minsan eh. So, ayun for now. Goodbye, guys. See you for the next video. Kasi kukunin ko na si Liam sa bundok. Mag-upload na ako ng video. Surprise, surprise with my best friend. What is that? Oh! Oh my god! Where you have that above? I thought you needed that below. Both. Next month, so the pain will not be come together. Yes, sir? I'm gonna be beautiful smile in 3 to 10 years. It's gonna take a while. Mobile? No. In the city? In the Badian. Okay. And I got a good news for you, bad news to you too. Do you wanna know? Mm-hmm. Someone crashed a car. No. Really? Yeah. It's just a side. It's just near in the other side. In my side. Driver side? No. Passenger side. So, when did I crash the car? It's just like, a little bit. When you were driving? Yeah. So. You wanna know the story? Yeah, you have the details of the guy? Who crashed in you? It's just like Mark. Yeah, it's but a mirror. The mirror? It's crashed by his mirror. Okay. It's a tricycle. Ah, we don't wanna mess with that. So, we don't wanna take their money. Well, I don't know. So, it's a highway and it's... It was your fault, right? No! It's not a double line and I can see the front. So, he was stopping because he was picking a passenger. So, I need to overtake him because it's a clear road. And it's, the lane is like... Yeah, it's allowed to... So, a lot... And also, it's a straight and you can see clear the view that's... No. Mm-hmm. Our overtaking, so I'm not even finished overtaking, and he drive.
Yeah, because it didn't look in the mirror. It didn't look in the mirror. It's like, so then I have to, and like, what? I said, oh shit. Because it like, yeah. Mark on my, and then I. It's more like a scratch than a dent. Yes, scratch. You're gonna find the car. And then, I stopped because I wait him because I need to check on him. That he's okay. Yeah, I know that he's okay because it's just a mirror. Yeah. So I want to see his reaction. I said, are you okay? He said, yeah, I'm good. He's like, yeah, you should be because it's your fault. But he was happy that he didn't want to do anything about it. I just drive because I don't want to do anything. Cause No. We don't want to. If it was, if it's somebody driving a new car, we can ask for something, right? Yeah. But if the people who are struggling in life, it's just don't and do then it. Going back home, near in the town, there's this again? No, almost because there is a racing motorbike. Look, I'm gonna take the keys away from you for a while. No, I drive only 40 to 30. He was overdoing the clutch. Pooh! Oh yeah, just jumping out. Yeah. Too fast bike for him. Yeah, maybe, it's a racing bike. Yeah, maybe he's fast. Used to a normal bike and then sitting on a fast bike. And then I said beep because I'm braking. You said beep. You didn't use the horn. Used the horn. Oh. And then he was like, ring, ring, ring. You got upset with you. But look at how much is this. I don't know, 1,000 pesos a month or something. Yeah. Around there, for the next 3 to 5 years. Yeah, no, not 5, 2 to 3. 2 to 3 years. Yeah. But below maybe longer, cause same. How is this gap gonna be? Down close? Payment is 5,000, and then in because it's 2,000. So I guess you got salary then. I never got salary. I have. I got salary yesterday or today. I don't know. Is it nice? I'm in my Norwegian account now. I know, because you're in transferring your money to your Danmark. You've been checking your Danmark.